Ako, Jose Rizal. Ako si Kapitan Carcelero. Ang lugod kong tinatanggap ang iyong pagdating dito sa dapitan. Nandito tayong lahat upang pag-usapan at litisin si Jose Rizal. Diyos ko, ang anak ko! Diba kami mabuhos ng buhay upang may ligtas lamang si Jose Rizal? Mabuhay, si Rizal! Mabuhay! Criminal will also be executed. Consumatomist. Kayanin mo, malapit na lumabas ang bata. Kayanin mo, mahal. Andito lang ako. Theodora, lalaki ang iyong anak. Francisco Chugora. Ingatan niyo ang batang ito dahil sa nakikita ko ito ay matapang, matalino at may pagtatanggol niya ang mga precious parts. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Riolonda. Sa aking murang edad, iminulat na ako ng aking mga magulang bilang isang relihiyoso, matapat at mapagmahal sa may likha sa atin. Nanang, tatang, tayo na po't magdasal na. O sige anak, at pangunahan mo ang pagdasal. Halika na mahal ko. Nanang, mahal, anak, pwedos. Salamat po sa biyayang pinagkaloob sa amin. At maraming salamat po sa magandang kalusugan na binutulong sa buong simbahan. At naway, pagpatuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng gasya. Minsan din na ikwento ng aking mahal na ina ang tungkol sa isang gamo-gamo. Pepe, nalaman mo ba ang isang kwento tungkol sa pabula ng gamo-gamo na naakit sa liwanag na lampara? Hindi po, inay. Hanggang yun, makinig ka sa akin at ikukwento ko sa iyo. Sige, inay. Nung isang araw, may isang batang gamo-gamo na paligid-ligid sa isang lampara. At sinabihan siya ng kanyang inang gamo-gamo na huwag siyang lumapit dahil siya ay masusunog at mamamatay. Pero dahil sa katigasan ng kanyang ulo, lumapit pa rin siya at dahil doon, namatay ang batang gamo-gamo. Ganun po ba yun, Ninay? Oo, anak. Kaya ikaw huwag kang tumulad sa batang gamo-gamo. Pero Ninay, ako po ay isang batang matatang. Bakit ko po pipigilin aking sarili sa aking mga kagustuhan? Kagaya ng batang gamo-gamo na akit siya sa apoy na liwanag kung kaya't siya ay namatay. Kung kaya't kinakailangan kong makahanap ng sagot sa aking mga katanungan ay kinakailangan ko ding mamatay kagaya ng batang gamo-gamo. Dahil sa kwentong iyon ay nagkaroon ako ng isipan na naging inspirasyon ko hanggang sa kasalukuyan. Noong ako ay 3 taong gulang pa lamang, ang aking mahal na ina ang nagsilbing aking unang guro na nagturo sa akin na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. O sige anak, basahin mo ang alpabetong Tagalog. A, ba, ga, da, i, ba, ga, ha, ka, la, ma, na, o, ra, sa, ta, umay. Magaling! Talagang napakatalino mo anak, walang duda. Makalipas ng maraming buwan, sa taong ding ngayon, tinuruan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo gaya na lamang ni Maestro Silentino, nagturo sa akin na magbasa, magsulat, relihiyon, at asignaturang matematika. Husay, magaling ka na sumulat ang basa. Idagdag mo pa ang sumulat sa matematika at relihiyon. Wala na akong madagdag pa sa kaalaman mo.
Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat, Maestro. Ngunit ako po ay nababahala sa aking kalaman patungkol sa lingwaheng Latin at Espanyol. Hindi ko pa po sila masyadong kabisado. Mag-alala ka ay huwag bulgumin, pagkat sa edad na ito ay ang panahon kung saan marami ka pang matututunan. Maraming salamat po ulit, Maestro Padua. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy, na nagturo sa akin na pahalagahan ang sini. Mahilig ka ngang tunay sa sini, ang pag-iiskultura, ang pagpipinta, at higit sa lahat, ang pagsulat mo ng tunay. Maraming salamat po, Maestro Monroy. Mula nung namatay na ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok ng paaralan. Kailangan natin papuntahin sa paaralan ang ating anak. Hindi pa pwedeng dito na lang siya sa tahanan natin mag-aral. Hindi maaari. Alam mo naman, di ba, masakitin ang ating anak? Oo. Ngunit, siya rin ay masasanay at lalakas rin ang kanyang katawan. Napatawag din ba ako, tatang? Oo pa siya, no. Ihatid mo sabihin yan ang iyong kapatid na si Pepe. Doon na muna siya mamalagi at mag-aaral. Sige po, tatang. Doon nagsimula ang aking pakikibaka ng malayo sa aking buong pamilya at ang aming guro ay si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka ba ang magsalitang Espanyol? Kaunti lang po, guro. Eh, salitang Latin? Kaunti din po, guro. Maliit ka ngang bata, maliit pa ang kaalaman mo. Sabi niyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang maranasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan. Chungo! 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 Bobo naman ito! Ano pinagsasabi niyo? Ako, Chungo, kayo, bangus! Uy! Di bali ng bangus kaysa naman sa'yo, Chungo. Maitim ka na nga. Kakaunti pang alam. Pwede ba ng away? Oo ba? Anong nangyayari sa inyo? Si Jose po na pasimuno, ama. Jose, halika nga dito. Bagamat ako ay halos araw-araw kinukutsa ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalo ng aking guro, ay nagawa ko pa ding makapag-aral at mangibabaw sa lahat ng mag-aaral. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino, gaya na lamang ng pagbitay sa tatlong pari na pinagbibintengan sa kasalanang hindi naman nila talaga ginawa. Nais kong masaksihan niyo ang pagbitay sa tatlong pari martir, mga Taksil, mga Irihen. Bitayin na yan! Bitayin! Bitayin! Matapos ang karumalduman na pagpatay at pagbitay sa tatlong paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso't isipan sapagkat ang akin ding mahal na ina ay nasagkot siya sa kasalanang ibinibintang sa kanya na di umano'y kasama ro siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Bakit mo ako pinaghandaan ng sabaw? Siyempre, dali ko ang pinakamagandang kipag ko. Plan mo ba talagang patayin? Kaya nilagyan mo ng lason ang sabaw na pinainom sa akin? Arpik, nagsasabi mo, walang lason ang sabaw na yan. Anong wala? Ininom ko ito at biglang sumakit ang aking tiyan. Ibig sabihin, balak mo talaga akong patayin. Tumigil ka nga dyan. Sabi kong walang lason ang sabaw na yan. Huwag ka nga magkaila. Sumama ka sa amin. Inaresto ka namin sa salang pagtangkang lasunin ang sawa ng iyong kapatid. Anong pinagsasabi niyo? Wala akong kasalanan! Huwag ka na magsalita! Sumama ka na lang! Hinatak ng mga gwardiya sibil at pinalakad ang aking kawawang ina. Mula Calamba hanggang Santa Cruz, walang awa siyang pinahirapan at nakulong ng higit 2 taon. Okay.
Ikasampo ng Hunyo taong 1872, sinamahan ako ng aking Kuya Pasiano patungo sa Maynila. Doon nagbabaka sakaling ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Hindi ka namin maaaring tanggapin dahil una, ikaw ay nahuli sa talagang araw ng registrasyon. Ikalawa, ikaw ay tatatin at sakitin para sa unidad. Ngayon pa din mo, pero nakakasiguro akong mabuting mag-aaral itong sukse. At maniniwala akong magdudulot siya ng magandang reputasyon sa paaralan ito. Kaya narapat lamang magtatapin natin siya rito. Salamat kay Manuel Perez Burgos nang dahil sa kanya, ako'y pinagbigyang makapasok at makapag-aral sa Ateneo. Sa kabila ng pagkahuli ko sa rehistrasyon at maging sa aking patpatin na katawan sa panahong iyon. Kamusta ka na po, Nanang? Ako'y namilila sa bigla mong pag-alis. Okay naman ako, anak. Yung pag-aaral mo, kamusta naman? Ah, mabuti naman po, Nanang. Mataas naman po ang gradyong aking kami. Okay naman, Nanang. Tatlong buwan na lamang po, Nanang, at nakatalaya ka na. Magkakasama na tayo muli. Salingin mo, kitotoo yan, anak. Sa unang bakasyon ko sa aking pag-aaral sa Maynila, ako'y lumuwas muli sa aming bayang Kalamba at sa panahong iyon ay nagkatotoo na ang pangarap ng aking nanang na sa wakas ay kasama na namin siya muli. Pinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako'y nakakuha ng mga medalya at nanatiling mataas ang aking mga grado. Napakahusay mong magsulat ng mga tula, Jose. Ipagpatuloy mo lamang yan. At ako'y nakakasiguro na ikaw ay may magandang kinabukasan sa larangan ng literatura. Gracias, Padre Sanchez. Noong ako ay nasa 16 na taong gulang, nadama ko ang aking unang pag-ibig sa dalagang nangangalang si Gunda Katigbak. Ilang araw ang lumipas, naging nobya ko si Sigunda at masaya akong siya ang unang nagpapatibok ng aking puso. Nang ako ay nakapagtapos ng pag-aaral sa paaralan ng Ateneo, kinakailangan ko nang bumalik sa aking bayan. Kung kaya't kinakailangan kong magpaalam sa dalagang unang nagpatibok ng aking puso. Kamusta ka na, Jose? Pasensya, mahal. Sapagkat ako'y mamaalam na. Naiintindihan ka, mahal. Palagi mong tatandaan na naging bahagi ka na ng buhay ko. Mag-iingat ka doon. Mag-iingat ka rin, mahal. Hindi ko na matiis pa ang pang-aapi ng mga profesor at namumunuan. Higit na makabubuting ipagpatuloy ko sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot. Mahal kong kapatid, nais kong ipabatid ang aking pasasalamat sa inyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Ilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais. Kung maaari, ipabatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor, patawarin nila ako sa aking biglaang paglisan. Hindi ko kailanman makakalimutan ang aking misyon at ito ay ang mag-obserba sa pamumuhay at kultura, lingwahe at adwana, industriya at komerso, ang gobyerno at batas dito sa Europa. Lubos na nagmamahal, Pepe. Sa wakas, ako'y nakarating na rin sa Espanya. Ibang-iba ito sa aking bayan. Noong una'y hindi ko gaanong nagustuhan ang Barcelona. Ngunit, habang ako'y nagtagal, unti-unti kong nagustuhan at naramdaman ang pagiging malaya. Naging magaan ang mga sumunod na araw ko sa Barcelona.
dahil ang ilan sa aking mga kamag-aral mula sa Ateneo ay aking natagpuan at nakasama rito. Aking mahal na kapatid, nais ko lamang ipabatid na ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral ng medisina sa Madrid para sa iyong ikabubuti. Lubos na nagmamahal, Pasiano. Sinundan ko ang payo ng aking Kuya Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ako ng dalawang kurso, ang medisina at pilosopiyang pagsusulat. Taong 1885 nang ako'y makapagtapos ng pag-aaral sa Madrid, sa pagkakataong ito ay labis akong nakaramdam ng tuwa dahil sa wakas ay naging isa na akong ganap na manggagamot at natagumpayan ko ang pinapangarap ng aking Kuya Pasiano. Nakahanap na din tayo ng maglilimbag ng Noli Me Tangere, ang laki ng tipid natin sa Berliner na humingi lamang ng 300 peso sa 2,000. Alam mo Rizal, masyado kang nagtitipid. Kaya ko namang bayaran ang gastos natin kapag sa iba tayo magpalimbag. Mas mabuti nang makatipid. Araw-araw naming binabasa ng paulit-ulit ang Noli Me Tangere pagkatapos nitong mailimbag upang kung may mali ay aming maitama. Yola, ito ang manuscript. Ibibigay ko na to sa iyo. Maraming salamat sa tulong. Wala ka naman Rizal, maraming salamat din. Ipinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang ukol sa Noli at nilalaman nito. Buenos Dias, Rizal. Alam mo na siguro ang balita tungkol sa iyo. Delikado ang iyong buhay kung kaya't nais kong isanin mo ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayokong mamatay ka sa mga kamay ng Prile. Ngunit wala akong nakikitang masama sa mga nailimbag ko. Ako man, wala akong nakikitang masama sa sinulat mo. Sadyang mainit lang ang mata nila sa iyo. Pero kung yan ang iyong nais, ako'y lilisan sa lalong madaling panahon. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli ako ng bansa. Hindi ko maatim na masaktan ang aking pamilya at mahal sa buhay nang dahil sa aking pagsulat. Dr. Jose Protasio Rizal, iniibintahan kitang manatili sa Spanish Legasyon upang mas lalong mahasa ang iyong propesyon sa larangan ng medisina. Nagmamahal, Juan Perez Caballero. Habang ako ay papalabas patungo sa pintuan ng legasyon, napahinto ako ng masilayan ng aking dalawang mata ang napakagandang binibini. If there is his son, this is Rizal, and he has a position in Manila, and he is invited to stay here at Legation. Hank and Rizal, nice to meet you. Dito nagsimula ang magandang pagtitinginan namin ni Osisan, at siya din ang aking tutor. Ginugol ko ang aking oras sa pambansang aklatan ng Britanya, na nagtataglay ng napakarami at di pangkaraniwang aklat. Kadalasan ay pumunta ako dito upang magsaliksik. Dr. Jose Rizal, ako si Kapitan Carcinero. Malugod kong tinatanggap ang iyong pagdating dito sa lapitan. Gracias, Kapitan. Padre, ito si Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal. Kilala ko siya, Kapitan. Ang sikat na may akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang filibusterong nagtaksil sa kanyang sariling bayan. Ang numero unong kaaway ng inang Espanya. Sakang malaking kahihiyan sa kanyang oh, Kapitan, kilalang kilala ko siya. Nanang! Ano nangyari sa'yo, Nanang? Jose! Ano? Balibalitang siya'y dinakit. Diyos ko, ang anak ko! Kailangan natin matulungan si Rizal sa kanyang kinaroroonan ngayon. Kailangan natin gumawa ng paraan. Sa anong paraan, Doktor? Maghahain tayo ng sulat sa Punong Maestrado Habeas Corpus upang marinig nila ang ating saloobin. May ba itutulong ba ako? Kung yung nanaisin na ikaw na ang makasin sa kanila nito. Masusunod.
Gobernador General, ang ilang parte ng ating lipain ay unti-unti na nalulupig ng mga Indio. At sino-sino mga nilalang ang namuno sa kilusang ito? Ayon sa aking natanggap na liham, sina Mariano Leonera ay nagtagumpay sa paglusob sa gitnang lungsod at habang si Emilio Aguinaldo ay nalupig na ang Cavite. May dalawang katibayan na laban sa iyo. Una, ang sinumpaang pahayag na nakasalamuha mo sa buhay. At ang pangalawa, ang katibayang dokumento tulad ng artikulo, liham, tula at talumpati na iyong sinulat. Walang masamang artikulo at tulang ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin kong palilinis ang aking pangalan. Ito lamang ang aking maimumukay. Pinapahintulutan kita na mamili ng iyong manananggol. Nandito tayong lahat upang pag-usapan at litisin si Jose Rizal sa kasong pag-aalsa ng mga ilegal na samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan. At wala akong nakikitang masama o maling laban dito. Ngunit, paano mo maipapaliwanag ang mga ibinibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat mapagiganti. Manapay, sila pa dapat ang makatarungan. Tumahimik ang lahat kung sinasangayunan ang naturang hatol sa taong nasakdal. Tapos na ang usapin, ikaw Rizal ay nahatulang barilin sa bagong bayan sa umaga ng 30 Disyembre. Kailangan nating gumawa ng paraan upang mailigtas si Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Tumahimik kayong lahat. Tahimik! Masyadong mahigpit ang mga Kastila kay Pepe. Hindi madali ang iyong nais. Handa kami mabuwis ng buhay upang mailigtas lamang si Jose Rizal. Mabuhay si Rizal! Mabuhay! Manahimik kayong lahat. Ako man, gusto kong iligtas ang aking kapatid. Ngunit, hindi ko gusto ni Pepe na dumanak ang dugo ng dahil sa kanya. Wala na tayong magagawa pa, kundi Diyos na lamang ang maligtas sa kanya. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Ready! Low! Consumatomist! Fire!